Yun guys, magandang gabi. Pauwi na pala ako, no? Alas 7 na ng gabi. Pero dahil wala akong content ngayon, naisipan ko na mag-relax muna kasi bukas wala naman akong pasok. Kaya mag-inom muna tayo dito sa may station bago umuwi. Kahit mga dalawang baso lang. Guys, madilim na. Gabi na dito guys. Alas 7 na ng gabi. Shot muna tayo. Wala pala akong pasok bukas guys. Kasi ano, bukas pupunta kami ng field trip ni Sechi. Pero abangan nyo na lang. Dito pala tayo pupunta guys, sa may Torikizoku. Second time ko na nga pala magpunta dito. Nung unang punta ko dito, kasama ko yung tropa ko. Kaya lang hindi ako nag-vlog nun dahil nga ayaw ng tropa ko. Medyo mahihain kasi. Kaya ngayong mag-isa nga lang ako na bumalik dito. Tara, mag-vlog tayo dito guys. Para makita nyo na din kung paano ba ako mag-relax mag-isa kasi wala naman ako masyadong tropa dito. Sa totoo lang, marami naman tayong tropa dito sa Japan. Yun nga lang, medyo malayo yung lugar nila kaya bihira na lang talaga kami magkita-kita. Pagpasok nga sa loob, meron silang tablet dito, kayo na mag-order dyan. Kung hindi kayo nakakabasa ng Japanese, ayan, meron ding English kaya hindi na kayo mahihirapan talaga dito sa Japan. Dito naman yung mga menu ng drinks nila, lemon sawa nga pa rin, in-order ko dyan yung mega na para medyo malaki. Yakitori nga pala, yung pinaka-main na pulutan nila dito. Kung hindi nyo alam guys, ang yakitori is parang mga barbecue lang sa atin. Hindi mo nga lang kagad makukompute kung magkano na ba yung nagagastos mo dahil walang mga presyo yung mga nasa menu nila dito. Kaya magugulat ka na lang pagkatapos mo uminom, doon mo na lang makikita yung total. Syempre, bago uminom at bago magpulutan, magpunas muna tayo ng kamay para malinis. Dumating na nga yung in-order ko guys. Ito nga pala yung lemon sawa na mega. Medyo malaki yan guys eh. Parang kasing laki na nga ng pitchel. Ito lang din pala guys yung pinakamadalas na iniinom ko dito sa Japan. Hindi rin kasi ako mahilig sa beer, lalo na yung mga hard na inumin. Gusto ko yung tamang chill lang. Yung parang makakapag-relax ka lang ba. Yung makakauwi ka pa ng maayos. Dumating na nga rin to guys. Yung unang pulutan na in-order natin. Balat nga pala ng manok to na inihaw. Tapos ang flavor niya naman ay salt. Halos barbecue nga lahat ng menu dito. Tapos yung flavor lang na pamimilian nyo guys. Salt at saka yung pinaka sauce nila, tari naman kung tawagin dito. Pasensya na pala sa voiceover natin ngayon, mukhang pagod kasi pagod talaga tayo kasi galing tayo sa trabaho. Kalasing ko na kasi kami natapos kanina tapos bumiyahe pa tayo ng kulang-kulang dalawang oras kaya naman nakarating tayo dito sa pinakamalapit na station sa bahay namin, mga alas 7 na rin ng gabi. Itong pangalawang pulutan naman natin guys, iskune nga pala yung tawag dito tapos may cheese naman siya sa ibabaw. Ay napaka solid talaga, paminsan-minsan kailangan natin mag-relax kasi puro tayo trabaho dito sa Japan eh, kailangan nire-relax din natin yung utak natin. Karamihan kasi dito guys sa mga Japanese, halos mga overwork na sila tapos sobra-sobra sa OT. Tapos di na nila nabibigyan ng oras yung pamilya nila, di na nila nabibigyan ng oras yung sarili nila. Tapos panay-pasugal kapag ka may pera, kaya ang ending ngayon nasisiraan ng bayit or nasisiraan ng ulo. Totoo yan guys ha, hindi ako gumagawa ng kwento. Halos magsasampung taon na kasi ako dito sa Japan, kaya yun, marami na ako nakasalamuhan tao. Bale ito, naubos na pala isang baso na iniinom ko, pauwi na nga sana ako nyan, kaya lang sabi ko wala naman akong pasok bukas, isa pa para dalawang baso na. Nagpaalam din naman ako kay Mami Cherry guys, hindi naman nyo nagagalit kahit umiinom ako sa labas. Alam nyo din naman guys, nabihira lang din ako mag-inom kasi trabaho bahay lang naman ako palagi. Yung mga inuman nga pala dito, yung mga isa kaya, minsan bawal manigarilyo sa mismong loob. Pero katulad dito guys, meron naman sila nakaseparate, kaya kung naninigarilyo kayo, doon na kayo maninigarilyo. Ito naman yung ambience ng loob nila, medyo may pagka-probinsya vibes kasi halos mga nakikita ko dyan, mga kawayan eh. Tapos dito naman ako nakaupo guys, sa may mismong harapan. Nakakalibang maupo dyan sa harap kasi nakikita mo yung inihihaw nila eh, nasa harapan mo mismo. May mga saksakan nga din pala sila dito, kaya kung palabat ka na at may dala ka naman charger, pwede ka naman makisaksak dito. Ito naman guys, yung last na in-order natin pulutan, itong puwet ng manok. Sobrang solid na itong puwet ng manok nila guys, eh. Halatang bagong-bago pa eh. Kaya alam, pagkasubo ko, nakalimutan ko na bagong iho pala to, yun, napaso tuloy ako eh. Pero dahil nagmamadali na ako, inuya ko na yan guys, sa bibig ko na nga lang pinalamig eh. So ayun lang naman guys, ganyan lang naman mag-chill si Kuya Dexter nyo vlogs. Anong kuya, tatay ka na eh, dapat Daddy Dexter nyo vlogs, yan, tatay ka na kasi. Baka may magtatanong dyan, Kuya Dexter, di ka ba nalulungkot kasi mag-isa lang umiinom, wala kang kausap? Hindi ako nalulungkot guys, ang totoo nyan, masaya pa ako nyan eh. Hindi ko rin alam eh, habang tumatanda ako, parang mas gusto ko na minsan yung mapag-isa eh. Hindi ko naman sinabi na ayoko nang may kasamang uminom or ayoko nang may kaibigan. Pero minsan talaga guys, mas gusto ko talaga yung nag-iisa ako, yung wala akong kausap, tapos tahimik yung buong paligid ko, nare-relax kasi ako pag ganun eh. Pero dati, nung bago ako dito sa Japan, yung unang buwan at pangalawang buwan ko, talagang nalulungkot ako kasi nasanay ako sa mga may mga kasamang tambay eh. Tapos pagdating ko dito nun sa Japan guys, talagang ibang iba, talagang tahimik talaga yung buong paligid nila. Yun nga lang, halos ang tagal ko na dito sa Japan, kaya ayun, parang na-apply ko na din yung ugali nila guys eh. Ang tahimik kasi ng mundo nila dito, kaya pati ako siguro guys, nasanay na lang din eh. After nga natin mag-inom, ito na yung bill natin, 1,850 yen, kung sa Pinas naman nasa 700. Yun mga guys, uwi na tayo.
absorb na tayo sa dalawang baso. Yun. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bago nga pala umuwi guys, naganap muna ako ng kebab dito. Kebab yung tawag dito guys ha, baka mamaya isipin nyo babae ha. Kay Mami Cherry nga pala to, inutos niya sa akin kaya nagpa-take out ako. Pagdating ko naman sa bahay, dumating naman tong box na pinadala sa amin ng utol ko. Kakadating lang kasi ng utol ko dito guys, yung panganay namin nung A15. Bali, trainee visa nga pala siya guys, tapos 1-year contract yung nakuha niya. Kadating nila dito sa Japan, magte-training muna sila ng 1 month dun sa may Hiroshima. Pagkatapos naman nila, mag-training ng 1 buwan, tsaka pa lang sila makakapagtrabaho. Tuwan-tuwa nga si Saori at Seichi kasi ang daming pagkain ng mga pambata dito eh. Kaya hindi ko na rin sila binila ng pasalubong guys kasi alam kong meron dadating eh. Medyo marami din to guys. Merong brownies, pulboron na assorted, may pochi, merong marshmallow na mango, may hauhau, de carabao, de batu, ten. De joke lang ha, ang corny no? Baka maguluhan pala kayo guys, tatlo nga pala kami magkakapatid. Yung panganay namin, lalaki, tapos yung pangalawa naman, yung ate ko, babae. Tapos ako naman yung pangatlo guys, bunso. Kung hahanapin nyo naman si Bocho guys, nandito lang sa may kwarto, palakad-lakad, daig pa barangay patrol eh. Si Mami Cherry naman, kinakain na yung kebab na pinabili niya sa akin kanina. Nagkamali pa nga yung nagbenta sa akin guys, sabi ko matamis, binigay sa akin na sauce, maanghang eh. Buti na nga lang, gutom na si Mami Cherry, kaya kahit maanghang, nakain niya eh. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kitsa lang ulit tayo next video. Diyan eh, mata ne. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.